ang pambansang awit ng Pilipinas. Nagsimula ito bilang isang martsang pang-instrumental na pinag-atas ni Emilio Aguinaldo na gamitin sa pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Marcha Pilipina Magdalo ang unang pangalan nito, ngunit binago at naging Marcha Nacional Pilipina matapos hirangin ito bilang pambansang awit ng unang republika ng Pilipinas. Una itong itinugtog ng bandang San Francisco de Malabon sa araw ng pagpapahayag ng kalayaan noong 12 ng Hunyo, taong 1898. At noong taong 1924, ang orihinal na manuskripto ng musika ay opisyal nang binili ng gobyerno mula kay Felipe sa halagang 4,000 piso. At ang mga titik ng awit ay dinagdag na lamang matapos isulat ni Jose Palma ang Tulang Pilipinas noong Agosto sa taong 1899. Naisipan ng pamalaang kolonyal ng Estados Unidos na isali ng pambansang awit sa Ingles mula sa Kastila matapos mapawalang bisa ang flag law. Ang pinakatanyag na pagsalin ay ang Philippine Hymn na ginawa ni Senador Camilo Osillas at ng Amerikanong si Mary Lee. Ito ang ginawang opisyal na pagsalin ng mga kapulungan ng Pilipinas noong taong 1938. Lumitaw ang diiilang salin sa Tagalog na titik ng himno at opisyal na isinalin sa titik ng Tagalog sa titulong Diwa ng Bayan. Matapos ang 2 digmaang pandaigdig, nagkaroon ng hiwalayan sa pagsasali ng pambansang awit. Ang pinakatanyag sa saling ito ay ang Osintang Lupa na sinulat ni Julian Bruscal Maceda, Idelfonso Santos at Francisco Caballo. Ito ang naging pambansang awit noong taong 1948. Nagbuo naman ng komisyon ng kalihim ng edukasyon na si Gregorio Hernandez upang baguhin ang mga salitang Tagalog sa pambansang awit noon sa pamumuno ni Pangulong Ramon Magsaysay. Naging bunga nito ang pambansang awit na Lupang Hinirang na unang inawit noong 26 ng Mayo taong 1956 at noong taong 1962 ay may mga kaunting pagbabago na idinagdag na ginagamit hanggang sa kasalukuyan.